siya pero may bunga na. So, kuhain natin ang isa. Yan, hinog na oh. Yan. So, ito na, marami na siyang mga bunga. So, ayan. Napaka lambot na niya. Pwede na siyang kainin. Ayan, pwede na kainin. Ayan. Tignan natin. Dahil ito ay nasa loob naman, hindi na kailangan hugasan pa. Diba? Ang fig fruit guys ay maraming nutrients na benefits na kailangan pwede nating makuha dito pag kumain tayo ng fig fruits. Ayan siya. Ayan. Kahit maliit lang siya ay hitik-hitik na sa bunga. Nakailangan nga nakaupo ka na lang pag kumuha kasi napakaliit niya. Ayan. So ito yung fig. Pero maraming bunga. Kahit maliit. Ayan pa oh. Ayan na oh. Brown na siya. Ayan. Brown na siya. So, ibig sabihin ay hinog na siya. Ito naman dito guys. Yung puno ng apple. Ayan ang bunga. Ayan, maraming bunga. Ayan. Ayan naman yung puno ng apple na tumba. Guys, ang fig. Ayan, maliit lang siya na fig. Pero may hinog na siya. So guys, ito naman yung fig tree. So pag ipinatuyo natin yung fig tree, ay yung fig fruit, ay ito na ang kanyang hitsura. So pwede na nating i-preserve yung fig na bunga, yung fruit. Ipapatuyo natin at ito ay pwede na nating itago sa refrigerator o kaya kahit hindi kasi tuyo na siya. Yan. So pwede na natin siyang kainin na tuyo. Ayan, hindi pa siya masyadong natuyo. Ayan, pero ibilad lang natin dito. Ay, hayaan lang natin ang mga ilang araw. Ay, magiging tuyo na siya. So, ito na nga pala guys. Sa kabila. Ito naman dito yung fig tree na natuyo na ng 2 weeks na itong nakabilad. So, ito yung mga 2 weeks nang nakabilad yung fig tree na ito. So, yung sa akin ay gawin kong jam. Ito naman dito ay pinatuyo lang kasi ayaw ng jam. So, yan yung fig tree. Pwede nating ipatuyo o pwede nating gawin jam or pwede nating kainin.